manok, baboy at baka. Pwede raw i-recycle. Mga karneng muling iniluluto, pinipilahan at dinarayo. Ang Tondo, kilalang lugar daw ng mga palaban at matatapang na tao. Pero hindi lang naman daw sa gulo lumalabas ang tapang nila rito. Yung iba, sa pagnenegosyo. Tulad na lang ng nakilala naming matapang na tindera ng karneng wala na raw lasa. Pero huwag ka patukyan sa masa. E paano kaya nangyari yun? Ito ang trending na pagkain ngayon sa Tondo na kung tawagin ay monok. At magkakahalaga lang ang kada order nito ng 20 pesos. Nakakagulat, di ba? Sa unang tingin, nahawig sa adobo flakes ang dating. Pero ang ikinaiba nito, tatlong klase ng karne raw ang bumibida rito. Nariyan ang manok, baboy, at baka. E tatlo-tatlo naman pala ang sangkap nito. Bakit ang mura? E kasi naman, ang mga ito raw, tira-tira. Oh, bago pa magkaroon ng violent reaction ha, lilinawin ko na agad. Ang ibig sabihin namin sa tira-tira, ito yung mga karneng ginamit sa paggawa ng broth. At imbes na itapon, ibinebenta ng mga kusinero ang karne sa mas murang halaga. Kaya garantisado raw na malinis. At para mas malinawan tayo, ang tindera na mismo nito ang tatanungin ko. Welcome sa Good News, Ate Lloyd. Nako, balita ko kayo ang reyna ng monok. Opo. Ha, sa Tondo. Ano ba itong monok? Sila po yung pinaglagaan po ng hotel na yung po yung kinukuha na maging soup po ng mga hotel. Di ba? Meron po silang mga mga broth po. Katas lang po yun kinukuha nila. Tapos wala nang lasa yung karne. Wala na po siyang lasa, opo. Tapos gagawin po nila, di-deliver po nila sa akin. Ako na po yung magbibigay ng lasa para po maging hanap buhay ko. Natutunan ko po siya sa nanay ko na ibababad ko po siya sa toyot suka at saka po sa sili, bawang. But wait! Ang natimplang karne, hindi pa raw finished product ha? Mamaya na natin usisain yan kapag bukas na ang tindahan. Ang sikreto sa pagluluto ni Ate Lloyda, minana pa raw niya sa yumaon niyang ina. Ikaw ang tuturuan ko maghanap buhay. Ito lang may papamana ko sa'yo. Noong araw po kasi, nagbasa po ako na po yung anak na panganay. Naghahanap buhay po si nanay ko na nagtitinda po kami ng karinderya. Ngayon, ako po yung kasakasama ng nanay ko na pag namimili po kami, tinuturo po niya sa akin kung saan po sa parte ng Divisoria yung murang halaga na pwede po namin bilhin para po sa aming paghahanap buhay. Tinuturo niya sa akin kung paano mamuhay na kung sakaling mawawala siya. Pero noong umpisa raw na magkasakit ang ina, napilitan silang isara ang karinderya. At dito na nga may nag-alok sa ina ni Ate Lloyda ng pinaglaga ang karne. Eh nang nakita po ng nanay ko na kung ano po yung itsura na inaalok sa kanya, siya na po yung nagbigay ng pangalan na monok. Dahil talagang nung araw po makikita niyo po na talaga purong buo po siyang manok. Marami siyang manok kaysa sa baboy tsaka po sa baka. Si nanay ko nga po yung nagbigay ng sarap, ng ingredients na naging mabenta naman. Pero lumala ang sakit ng ina ni Ate Lloyda hanggang hindi na ito nakapagtinda. Halos araw-araw po na pagbabantay ko sa nanay ko. Ang mga kapatid mo, lagi niyang binibili ng mga kapatid ko. Sabi ko sa nanay ko, hanggang sa nalagutan siya ng hilinga, hindi ko pababayaan ang mga kapatid ko. 21 years old po ako noon nung namatay ang nanay ko. Sobrang hirap po na naging buhay namin. Kasama ang kanyang ama at apat na mga kapatid, nagtrabaho sina Ate Lloyda sa isang junk shop. Dito nakasalalay ang araw-araw na panglamansya ng pamilya. Pero batid daw noon ni Ate Lloyda na kailangan niyang humanap ng paraan para kumita ng mas malaki para mabuhay sila. Nagluluto po ako ng monok para po pagsalu-saluhan namin magkakapatid. At dito muling nabuhay ang monok recipe ng yumaong ina. Ano, pag po diniliver sa akin, hihimayin ko po siya. Ibababad ko po siya ng 2 hanggang 3 oras. Ngayon, pagdating po ng alas 5 o 5:30 po ng hapon, doon na po ako nagtitinda. Sobra po ang laki na tulong sa akin na paghahanap buhay ko ng monok. Kaya laking pasasalamat ko po sa nanay ko.
Natutunan ko po yung hanap buhay na yun. Lahat gagawin para sa pamilya. Si Ate Lloyda na nga ang tumayong ina sa mga nakababatang kapatid niya. At sa sobrang pagmamahal niya sa kanila, nasakripisyo pati ang isa niyang mata. Umawat po, kundi ko po alam na parang tumalsik na kung ano po, hindi ko po namalayan. Basta nung nakita ko po, nung tumulo po yung luha ko, akala ko po luha, yung pala dugo po. Sa 23 years niyang pagtitinda ng monok, mga kapatid pa rin ang pinaka-inspirasyon ni Ate Lloyda. Kaya ang love ni ate, damang-dama nila. Siya po yung laging takbuhan. Siya po yung gumabay na po sa akin sa paglaki po. Siya ba yung ano, yung tumayong pangalawang ina? Dahil siya po yung panganay namin. Hanggang sa lahat po ng problema, siya po yung sumasa po. Hindi na nawala yung ano, yung pagiging ate at nanay sa kanya. Wala naman daw ibang hilig at pinagkakagastusan si Ate Lloyda bukod sa hilig niyang bumili ng pagkain at mag-alaga ng aso nila ng asawa na tumatayong anak nila. Baby ko love tayo, di ba? Ito na ang aming baby. Si Happy. Hi, kado be Happy. Hi. Hanggang sa ngayon po na may asawa na ako, tinitignan ko pa rin po sila. Kahit po yung mga pamangkin ko. Pero yung kinikita niyo po, nagagamit niyo pa talaga para suportahan yung mga pangangailangan ng pamilya niyo. Opo. Uh-huh. Kasi po, ano po, kahit na sa maliit na bagay po, natutulungan ko pa rin po yung mga pamangkin ko. Minsan may mga project din po silang gustong bilhin. Minsan sa akin po sila lumalapit. Mami, bili mo kaming ganito, bili mo kaming ganyan. Natutuwa na po ako nung kahit wala po kong anak. Sila na po yung naging anak ko. Dahil... Pero nakikita naman kayo ng nanay niyo, no, mula sa langit na talagang nagagamit niyo yung tinuro niya sa inyo. Sa gabay ng kanilang Ate Lloyda, kahit pa sila'y kilalang mga siga, aatras ang takot niyo kapag nakita kung gaano naman sila kalambot pagdating sa pamilya na naipasa na rin sa mga anak nila. Sa ang kaya mang magkatagpo, hindi pwedeng hindi hahalik at magmamano. Ano, may kakasaba sa kaswitan ng pamilyang ito. At dahil kaka-death anniversary lang ng kanilang ina, minabuti ng good news na mag-organize ng munting kainan para ang magkakapatid e muling magkita-kita. Si Ate Lloyda, ni-request naming magluto ng ano pa nga ba? E kung di ang family favorite na, mono. Uy! Ba't nandiyan kayo? Anong ginagawa niyo dyan? Ba't nandiyan kayo? Lago yung dalawa! Yan! Ito! Paborito niyo, monok! Oh, yan! Ito mga kapatid kong pogi. Yan! Ayan! Yan! Di ba? Oh, bless muna de! Yan! At ito ang pinakabunso namin. Wow! Ang ganda niya, di ba? Kain po! Ang masarap na mono, inaalmusal sa tinapay. Nilalagay sa tinapay, pinapay. Tapos pinupulutan. Kung gusto nila, punong. Masaya po ako kasi kasama ko yung mga kapatid ko na sabay-sabay kaming kumain. Masaya ako dahil kompleto kami kahit wala nanay ko. Naway na, pasaya ka namin, Ate Lloyda. At after mag-recharge, pagsapit ng hapon, bakbaka na sa pagtitinda si Ate Lloyda. Ngayon, ipakikita na niya ang isa pang sekreto sa patok niyang monok. Matapos kasing timplahan ng ilang oras para magkalasa, iluluto niya uli ito ng by batch. Tinutustado ko po siya, mami. Hanggang ang kinukuha ko po doon yung pong tostado para po maging crunchy siya, maging masarap. Yun po yung binibili talaga ng mga tao sa akin. Pero dahil bulag na ang isang mata at padilim na, challenge din daw ito sa kanya. Minsan po, kala ko yung sibuyas na ginis ako tsaka yung bawang, kala ko hindi pa siya luto. Pero wag ka, sunog na po pala kasi yung mata ko po hindi na po nakakita. Pag uuwi po ako dito, tapos tatawid po ako. Siguro may 3 beses po kumuntik ng madisgrasya. Pero laban lang daw, nag-uumpisa nang dumating ang mga customer niya. Mula sa mga first-timer na dumayo pa mula sa malayo. Mahilig kami pumunta nito sa ano, sa mga ganyan at trending. Ito po, ulam na po namin sa bahay. Hanggang sa mga naging suki na. Very affordable po. At maging ang regular customers noon ng kanilang nanay, hindi pa rin bumibitaw.
ay matagal na, nabubuhay pa nanay niya. Ako, mga customer na talaga kami. Kilala namin ang mga luto nila, kaya hindi kami lumalayo. Talaga namang hit na hit ka riyan, Ate Lloyda! Masarap sa buhay yung ikaw ang nagbibigay kaysa sa ikaw ang binibigyan. Lalo na't kung bukal po sa kalooban mo ang ibibigay at itutulong mo sa tao. Nako, Ate Lloyda, mukhang marami na ang naiintriga. Humanda ka na, ha? At baka maabangan kayo sa kanto at makuyog ng mga bagong parokyano. Ang panindan niyo.